proceed na tayo kung paano ba hanapin yung epicenter dito sa mapa. Ito ay para sa ating learning task 1. Okay? So there are materials needed. Sabi natin, meron tayong pens, and then ruler, and also the drawing compass. Since wala tayong drawing compass, gumawa tayo ng improvise. So, paano ba to? Meron lang akong isang strip ng manipis na karton. Tapos, what are we going to do is using this ruler. Ayan, tabi muna natin itong mapa natin. Hindi natin siya tabi. Using this ruler, sumukat na ako nung mga given natin. So, sa given natin, meron tayong 150, 350, tsaka 500. So, ang sabi dyan sa ating learning task, 1 centimeter is equal to 100 kilometer dito sa ating ruler. So, ito yung centimeters. Yan. So, sa isang sentimetro, may ang katumbas nun ay 100 kilometer. So, ngayon, dito sa ating improvised drawing compass, kumuha ako ng isang toldo. So, una, tinuldukan ko lang siya. And binutas ko siya gamit lang itong tip ng ating ball pen. So, pagkabutas ko sa kanya, ito na yung magiging starting point natin. So, yung bilang niyan, itatapat ko sa isa butas, sa unang butas. And then, yung 1 centimeter dito is equivalent to 100 kilometer. Tama? So, 100 kilometer, 150 kilometers. So, ang ginawa ko dyan, binutasan ko na siya. Tapos, yung 350, binutasan ko na rin. 100, 200, 350 kilometers. Okay? And yung 500. So, ganun lang kadali. So, paano ba gamitin to as compass? Or as drawing compass? Well, dito, halimbawa, ito yung starting point mo. Itatapat mo lang yung unang butas na ginawa mo. Ayan. Halimbawa, ito. Ito yung butas. Tatapat natin. Ayan. Okay? So, yung isang ball pen, tatapat mo lang na ganyan. And then, halimbawa, ay 350. So, tapat mo lang sa 350. And, makakagawa ka na ng circle. Ayan. So, ganun lang kadali. Ganun lang kasimple, no? So, ngayon, let us now move on to our map. So, we need to locate the epicenters of the earthquake that happened here in three places, no, in the Philippines. So, una, hanapin natin yung Cavite. Okay? So, si Cavite, hahanapin natin sa mapa. So, makikita nyo, si Cavite ay nasa bandang gitna ng ating mapa dahil siya ay Calabarzon. So, here, andito siya. Ayan, sana nakikita nyo, no? Ayan. So, here sa ating mapa, andito si Cavite. So, lagyan natin siya ng marka. Using our pen. So, dito si Cavite. Ayan. So, ito na yung starting point natin. Now, let us use this ruler. So, sabi dyan, si Cavite, ang distance niya is 350 kilometers. Okay? So, hanapin natin 300 kilometers starting kay Cavite. Then, start tayo magbilang 100, 200, 350 kilometers. Okay? So, now using the compass, ito yung ating drawing compass na improvise. Tapat natin kay Cavite. So, ito si Cavite. Tapat natin siya. Cavite. Where is Cavite? This one. Yun. Tapang natin siya. And then, 350, dahil nagawa na natin siya kanina. So, ito yung 350. Gagawa tayo ng bilog.
Okay. So, okay na tayo dun sa Cavite. Now, let's go with the second one. So, si Cavite ay okay na. How about Virac? So, we need to search for Virac. So, si Virac, siguro nandito siya sa banda dito. Ayan, kung makikita nyo, ito. Ayan, Virac. So, now, let us put a dot first here. So, nandito si Virac. Now, using the ruler, sabi dyan, Virac is 500. 1 centimeter is equal to 100 kilometer. So, 0 dito. Tapos, 500 kilometer. So, 100, 200, 300, 400, 500 kilometers. So, now, using our improvised drawing compass, ganun lang ulit, no? Same process. Hanapin si Virac. Yan. Tapat lang natin siya dun sa butas. Hindi ko ma-search si Virac. Ayan. So, si Virac. And then, sabi 500. Ito yung 500. Gawa lang ulit tayo ng circle. Okay? So, that is for Virac. So, tapos na tayo kay Virac. Now, let's go with Vigan. So, now, hanapin naman natin ang Vigan sa ating mapa. So, Vigan is 250 kilometers. Vigan is nasa upper part siya ng Luzon. So, northern part ng Luzon. Ayun. So, kung makikita nyo, ito yung Vigan. So, lagyan lang natin siya ng dot. Ayan. Tapos, using our ruler, again, centimeter. Okay. Gawa lang tayo na, or bilang tayo ng 250. 100, 200, half. 50. Now, let's go with using this, our improvised drawing compass. Dapat lang ulit natin. Same process po. Ayan. Tapos, sabi dyan, 250. Asa yung 250? This one. Ayan, 250. So, gawa lang tayo ng circle again. Circle. Right. So, tapos na tayo sa circle. Yan, nakabuo tayo ng tatlong circles. Now, ang tanong, nasan po yung epicenter? Alright? So, using the activity that you perform yung sa mga circles na yan, dahil nakagawa na tayo ng tatlong circles, hahanapin natin yung dot kung saan sila nag-intersect. Yung tatlong circles. Okay? The intersections between the three circles. Dito ba? Hindi. Siyempre. Kasi dalawa lang sila nag-intersect. Dito ba? Siyempre, hindi. Look at this intersection. So, dito sila nag-intersect. As you can see, the three circles intersect here. Ama? Now, this place is our epicenter. Okay? So, dito yung epicenter ng ating earthquake. Kung saan nag-intersect yung tatlong bilog. Okay? So, that is the epicenter of this earthquake. Epicenter. So, saan yung epicenter ng earthquake na naganap? Sa Cavite, Virac, and Vigan. The epicenter of this is somewhere in Cagayan Valley. Cagayan Valley. Okay? So you can see here, ito yung Cagayan Valley. Eh, sa Cagayan Valley, doon nag-intersect yung tatlong distances ng tatlong places. Get it? So, yun. Ganun lang kadali.
ang ating learning task number one.